pala nila initial doon. No? Kaya ang ibig sabihin nito, bagyo. Oo nga no. Oo nga no. Hindi naman siya kicks kasi magkaiba yon. Oh, malayo din yun. Sa keyboard para typo. Kasi dati diba merong kicks. But anyways guys, may kita natin for ano pala, for Amihan Esports, kakaiba talaga yung rotation nila. Ito yung sinasabi natin. Double so, Lunox Spray nasa 2-1, double fighter sa isang lane. Tapos, ang nasa solo nila si Hayabusa, kaya pala nakaretry parehas. Ayun. Pero first blood, mga kaibigan, nakuha dito ni King John's konti-konti na ng buhay niyan. Solo to! With an execute! Ayun. Hindi na kailangan pa tumila. Or gumamit na skill dito. Para sa kanya. Tama. Ba't nga naman titip ba din, di ba? Assure kill na, pahirapan pa niyang buhay niya. And for that, na first blood nga lang din dito si ano ah, si Tams. Feeling ko si Tengsi doon, hindi siya naipag-communicate kay ano, kay Hilda ano, na napagdalawahan na lang natin 'to kaysa naman yung makabawi pa siya, 'di ba? Kasi kung 2-1 na ginawa doon, baka hindi na nabuhay yung Joed. Kasi konting-konti na lang eh. Oh, nagka-miscom kumbaga, ipinunta na isa, iba tuloy pinunta na isa. But anyways, pagka dito for Amihan Esports though, yes, nade-delay nila dito yung buff. At nakapatay pa sa may bottom lane side. Patay dito si Sian against 4 players and actually ng Amihan dito. And for Breakpoint, this is the time pa lang na itatry kuhanin nung link yung kanyang buff. So that is considered to be a delay already for Breakpoint on this game. And lumalaki ang kalabangan ng Amihan Esports. Walang bago, no? Grabe yun ah, mga kaibigan. Level 1 pa lang ulit. Ay, level 2 na yan. Buti nag-level 2. Pero for this, si Joed talagang bakod na bakod siya dun sa top lane. Yun nga lang, si Sholotov nabigyan din na naman ng isa. Napakaswerte talaga din ni King Judge. Hindi pwedeng mamamatay na walang kapalit. Diba? Oo. Ano talaga, meron talagang kailangan trade, kumbaga. Every time namamatay siya, meron din siyang isasama sa hukay. Pero grabe potential ginagawa dito na Amihan Esports, double fighter, double kaltok, kumbaga. At ngayon naman, kita natin ngayon for Breakpoint, na dito sila sa may bottom lane side. Darating na Amihan Esports, solo to mahuli, love Lisa, is down, mga kaibigan, with the hands of this Hayabusa. Ayun, double kill pa nga ang Hayabusa dito, mga kaibigan. Pero 5-2, 2-minute game time. Ayun, sa top up, naku po, si Tengsi laban kay King Judge na naman, resume na naman ang kanilang boxing dito, buhay na si King Judge. So wala pa si Sholotov, mamaya siguro pagbalik niyan. Pero sumama lang sa clash si Sholotov saglit, ayun, 3-4 natin kagad na napakita ng Amihan Esports dun. Oo, so malaki lang siya dito, ano? No? Parang nahihirap pa mag-adjust, mga beses, dito yung Breakpoint sa ginawa rotation ng Amihan Esports. At kita natin ngayon si King Judge, mga kaibigan, hindi pa level 4. Iyan, and Tengsi with a kill para dito sa side ng Amihan Esports. Pero kita natin dito sa may bottom lane side, si Kiel dito, wala ng buhay na, shot down na din ni paring Dre. Tama. At dito sa may turtle side. Kanina pa yan si ano eh, si Hayabusa eh. Puna, naghihintay lang palagi ng makakasama niyang papatay. Talagang finish niya yung ano yung kills niya doon. With that 4 kills kagad siya, early stage pa lang tayo. On the other side naman si King Judge dito, siya naman ngayon din halos ang nakakasalo ng mga vets sa top lane. Nakita naman natin kasi effective yung 2-2-1 na pinakita ng Amihan Esports, dalawang fighter setup sa top lane. Talagang hindi natin mararamdaman yung Joed sa game na to. Oops, ayun pa. Oo, matagal pa, kumbaga. Ooh! Naagaw mga besi, optas possible kill pass kasi si King Salaman dito na kalutukan na lang sa may bandang likod. At dito si Dre, makatakas lang din naman. Pero kita natin yung damage na pinapakita dito kanina pa yan, Esports, si King Judge. Ayun na, bit no, yung si Tengsi na dito or yung pangalan nito thumbs na yung bibit-bit na nabubuhat na ano, kaya nga na ano niya na ngayon na, dyan na lalabas yung pagka-veterano niya, pwede niya nang mamain o takot-takutin sa lane. Pero eto na, naupo, Feather Airstrike na si Lovely. Sa wala ng buhay, ginamitan lang din ng ulti. But there comes Lunox with the Valerian's Aura. Another one, gusto yatang patayin din si Dre Scuffield, pero Scuffield pala, pero disengage na ito. Si King Judge na lang ata ang trip. Ayan na mga kaibigan, King Judge, nakita natin yung ano, yung pag-shine ng kaltok dito ni Hilda, mga besap, 11-3 for the score. Second tier turret sa top lane, si Rana rin dito ng Amihan Esports for Breakpoint. Pinipilitan ni King Salman na pauwiin doon, pero makaka-uwi si PNK. Napilito pa nga mag-wings by wings, konting-konti na lang. Eh, mamatay na sana yung Farsa, so ganun nakasakit yung thumbnail or si Tengsi ng Amihan. Grabe, parang ano lang yun ah, parang napabayaan sa kusina yun ah. Hindi lang, buong game natin, 4 minutes or almost 5 minutes, nasa top lane pa lang yan si Tams. Di pa yung sumasama sa kung saan-saan, no? So, nag-stand out na siya. And also, his other teammates, si Cuneo dito, speaking of Lunox, ganda rin ang performance. Another one, eto pa, si Tarian, ako po, ang tutang pikit. Pero lalabanan lang naman with Tyrant's Rage. Lovely sa running out of life. Here comes Cuneo. Oops, si Lunox, pasok in. Pero eto pa, oops,
Kala ko, dami pa si Farsa. Hindi na. But anyways, ito, ano yung hirapan talaga yung Breakpoint to the point na, puro point to. To the point na, hindi na sila mapag-set up sa play. Tapos if ever, nasa-checkpoint pa yung kanilang Kufra. So, regardless, automatic, bago sila dumating, patayin na yung tanker nila bago sila makapagbigay ng damage. For Tels, he already has the sequence wings. So, mas mahirap na siyang patayin, kumbaga. Tapos wala pang buff dito. Ayun na, mga kaibigan, Tempest of Blades para sa kanya at hindi na makakatakas pa. Killing spree na para kay Cuneho. Mm-hmm. Ito pa, laban pa. Si Lovelisa, napag-flicker out na lang din. Mga kaibigan, middle lane turret has been destroyed. So, okay na ang abante ngayon dito ng Amihan Esports. Mga base two up, yung Breakpoint, wala pa nababasag na tore sa Amihan Esports. Ito na at nakikita mo, napaka-agresibo na nila. Pumasok na lang din naman sa base tier 3 tower, Lovelisa. Kahit blow up pa ng base niya yan, hindi kami papaawa. Pero yun, sa kapalalim ni Cuneho dito, naupo, parang tatalon-talon na playboy na rabbit. Pero here comes the failed airstrike, pinatay. Di na tinitipid, wala na rin siya kasama dun eh. So, malalim na yun. Uy, grabe pala, 6 minutes pala yun na nga eh. Pero grabe yung mapa dito, na, ano, mapa ng Breakpoint, literal na ano, Hang Amihan. Ang nila ng Amihan Esports dito para sa ating laro. This is 4.7k gold para sa Hayabusa. Tapos yung naka-4k actually, isama pa si Tams. Grabe, tataba. So, 2-1 nga yung nangyari kanina. Tapos, naka-ano din si Hilda. Regardless kung naka-roam siya, masakit pa din siya. Mm-hmm. So, napagandang ginawa dito ng Amihan Esports. At anyways, Lovelisa na iwan dito for an airstrike para sa Farsa. Pero makikita natin dito na dinikitan ni Tezzy. Drew, there is Scaffold with a Tempest of Blades. Makakibigan, and that is going to be a disengage plus a double kill. Execute pa nga. Oo, magkabitawan din naman mga kaibigan. 7 minute in tour game time, 17-4 ang ating score dito. Napakalaki na lamang ng Amihan Esports for this game number 3. Ah. Now, nibago, nakayang-kaya nilang gangsterin ngayon ng Breakpoint. Parang nabasa din naman kagad nila. At yung baon nila na natutunan nila sa Just ML Community Cup, eh, mo ang dinala nila dito. Two fighter combination sa 2-2-1 setup. Naku po, grabe, eh, yun lang. Dali. Nakabato si Sholotov, mga kaibigan. Nakabato ng Sholotov bomb. Mm-hmm. Anyways, we have this, paano nito? Blade of Hypnosis para kay King Chad. So, ngayon pala siya nagkakaroon ng damage sa Lovelisa on the Tyrant stage. Although, walang follow-up damage. Walang may ulti si King Salman dito para disengage para sa kanila sa ating laro. So, lumiliit na ang mapa dito ng Breakpoint kasi si Thumbs nagpupush doon. May defend airstrike for King Salman para maklear ang minion wave doon sa may middle lane side. But second or third, si Rana for Breakpoint. Oo, grabe. Mga kaibigan. So, and for Breakpoint naman, nakabasag na rin sila isang tower dito. Pero yun nga lang, yung vision ng Amihan Esports, yung map control dito ng Amihan Esports, napakalawak compared sa Breakpoint na halos parang kapit sa base na lang muna sila. Though, 8-minute game time pa lang tayo. Ha? Nakita natin ito the very first thing nung first 6 minutes ng game. Gento na yung muna pa. Ngayon, lalo lang lumalala. Iba-iba yung nangyayari dito for Breakpoint. Mabes up, item check nga tayo saglit. Yun. Layo nga ng item. Wala so, pang... wala pa siyang endless battle. Oo. Tinipid na nga yung sapatos niya, niyo. Tipid na yung shoes. Hindi na nag-medjas muna. Oo, hindi na nag-medjas. Naka-sandals. Ano pa lang yan? Sandals pa lang mga besi. Tapos nahuli si Kel. Pero here comes that shadow kill. Kita natin ngayon. Grabe yung pitik ng damage para sa kanila plus the blades. So, open the dive in mga besi. Pinasok. Pero yun, na-stun lang din naman. Normal hit para sa kanya. At tatakbo na plus the blades as well. Lovelisa with the Tyrant Rage. Pero turnaround kill pa. For this sa Amihan Esports, buhay pa nga. Buhay pa din si Hilda dito. Grabe naman, may sa ano, may sa pusa. Siyam ang buhay, mga kaibigan. 21-5, napakalayo ng score. 9-minute game time pa lang tayo. 11k gold lead as well. Amihan Esports, kailangan ay tapusin nila ito. Solusyonan na nila ito, mga kaibigan. King Salman, patay naman for that reso kill. Disengage for Drace Copperfield. Dire-direcho na ngayon ang Amihan Esports. How to defend? Breakpoint. Kailangan nilang depensan to. All three lanes para di sila ma-pressure later on in the life. Oh, kailangan talaga for this Breakpoint. We have this already endless battle for Drace Coffield. Pero kung titignan kasi natin yung mapa dito ng Amihan Esports, actually kahit yung ano, yung pinaka-composition ng Amihan Esports considering the gap pagdating sa level at pagdating sa items, mahirap for Breakpoint na i-break yung momentum dito ng Amihan Esports. Nakuha nila dito yung Lord. This is just almost 10-minute game. Pero nakuha na agad ng Lord. So imagine kung kano kabilis yung kinuha objective
objectives dito ng Amihan Esports. Now at 34.1k goal as compared to 21k, almost 21k ng Breakpoint ngayon sa ating laro. Napakatagal ng projectile ng gold nila. Kasi, yun na, grabe nga! Hindi ko na-expect yun ha, na makakapatay yun ha. Kasi ako, nakikinig ako sa sinasabi ni Ate Shanti. Pero mas mabilis pa ang pagpatay ni Hayabusa kaysa dun sa isang word na sasabihin ni Ate Shanti. Doon, split seconds lang yun. Nakita mo ba yun? Nagulat ako sa ano. Knowing na may ano din ha. Nung napatay ni Hayabusa, alam niya na may padating na din ang players ng Breakpoint. Mm-hmm. Mataas yung tendency na dumikit siya doon sa mga kalaban na iba, pero ito na ang mga kaibigan, Chelsea with Contract Inferno. Tapos ang play, parin doon kay James Caulfield, pero yun, Mamba out agad para sa kanya. So here comes the last insanity, pero ito na, nag-ulunok with the case assault. Lisa is down, mga kaibigan, minus one na agad, wala nang tanker ng Breakpoint. This might be it for Amihan Esports. Nasama si Hayabusa sa may base, hindi na natin kumakatay. Ako po, pero ito na lang din yung apat na member ng Breakpoint. Hindi na makalabas ng base, mga kaibigan. For that game number 3, congratulations to Amihan Esports for winning against Breakpoint.